bago ng buhay OFW. Imagine mo, 26 years old ka pa lang, upgrade ka na. Oy. Tortang talong, tortang itlog, at chicken hamburger. Grabe. Nakakapagod yung 30 minutes lang yung break mo. Magmamadali kang kumain. Magmamadaling kumain, pero nakuha pang mag-vlog. Kamusta naman? Sana okay lang kayo. Okay lang tayo. Third page for this video. Jesus, Lord, thank you for this blessing, oh Lord God. Lord, love you, Lord God. Thank you, Lord Jesus. A few inches later. Love you, mga kaibigan. Kahit pagod kayo, kahit magmamadali kayo, wag na makakalimutan maglasal. Kung may time kayo, kahit 5 minutes lang, yung 1 minute, hindi naman masama, di ba? Mag-pray ka, magpasalamat ka kay God. Lord, thank you for this day. Thank you for guiding us, for protecting us. In Jesus' name, amen. Basta bukal sa loob mo, sasagot at sasagot ang Panginoon. Bonga, sarap ng ulam ko. Naisipan ko lang mag-vlog kasi wala naman akong kasama. Naisipan lang ako. Wala akong kasama. Kasi apat lang kami. Wala kami kasagitan. Pag nag-break, ni-stop namin yung machine namin. Patrabaho ko sa isang pabrika. Mahirap guys. Pero wala namang madaling trabaho. Kahit naman nakaupo ko lang, mahirapan ka pa din, di ba? So, hindi dapat tayo nagre-reklamo kasi blessing naman to. Kwentuhan nyo nga ako. Ano nga palang natutunan nyo ngayong COVID? Ako, natutunan ko ngayong COVID. Ang pera nauubos. Pero, di porket nauubos ang pera, ibig sabihin sasambahin na natin ang pera. Ang pera nauubos, pero ang oras napakahalaga. Kasi, ang buhay, oras ang kalaban. Pag naubos ang buhay mo, di wala na, dead ball ka na, di ba? Siyempre, papay ka na. So, dapat pinapahalagan natin yung oras. Every second, every minute, napakahalaga. Spend your seconds, minutes, hours wisely. Gamitin nyo siya ng maayos, gamitin nyo sa tama, gamitin nyo sa masasayang bagay. Dahil yun, hindi nyo mabibili ng pera ang memories, hindi mabibili ng pera. A few moments later. Grabe, nakakapagod. Ang hirap habulin ng 30 minutes. Habulin pa. Kanina, hindi na ako nakapagtuloy ng mag-vlog kasi nakipagpintuhan sa akin si Kuya habang kumakain ako. So, sabi niya na pinapanood daw niya si Hungry Syrian. Guys, panoorin niyo rin si Hungry Syrian kasi mas magandang panoorin yung mga vloggers na nakakatulong sa mga kapwa, natin. Grabe. Ilang minutes na lang, 2 minutes na lang. So, pangumupo. Pwede pangumupo ng 2 minutes. Ayun. So, kung nakaka-inspired yung mga vlog nila, or nakakatulong sila sa mga kapwa natin, lalong-lalo na sa mga mahihirap, pinopromote ko sila sa inyo, guys. Sila yung mga isubscribe nyo, ishare nyo, kasi maraming pa silang matutulungan. At saka napaka-blessed. It's a blessing na tumutulong sila. Iilan na lang yung mga taong ganun. Yung mga tumutulong sa kapwa nila. Piling-pili lang sila. Yun yung mga magaganda. At saka yung masasaya na kahit na sa simpleng bagay, sa pag-subscribe nyo lang. At saka sa pag-share, sa pag-like nyo lang. Nakakatulong din kayo. Yung pagtulong nila, tulong nyo din. Bye! Mag-work na ako! 2,000 years later. Basta naman ang isang araw! Pauwi na ako! Ang hirap lumabas! Ano ba yan, mga kablag-blagan? Ang hirap-hirap ng ganitong buhay. Alas 9 ng gabi. Nakaganito ka pa! Diyos ko po! Ay, nako. Anyway. Ano nga ba yung sasabihin ko kanina? Sana naiintindihan yung pagsasalita ko kahit nakamas ako. Grabe! Todo not. Walking distance lang yung bahay namin dyan. Sa trabaho ko, kaya masaya ako. Saka, I'm super blessed.
ayusin ko lang yung sinabi ko kanina. Baka mamaya eh mabash ako. Kasi simula ko pa lang mag-vlog-vlogan, mabash na agad ako. Hindi pa ako masayang may COVID, nagkaroon ng COVID. Ang sa akin lang, si COVID, kahit na madami siyang nakuha, masakit man, siguro, kasi yun lang yung plan talaga ni God para sa atin. Si COVID, nagdala siya ng positive at saka negative sa atin. Binigyan niya tayo ng time para makasama yung pamilya natin. Kasi, nung wala si COVID, halos wala tayong time para sa pamilya natin. Lagi tayong nag-work. Yung tatay at nanay ko, although yung tatay ko, continuous yung pag-work niya. Continuous yung pagtatrabaho niya kasi tagalinis siya ng building. Tagalinis na sa isang hospital. Naglilinis pa rin siya. Yung nanay ko naman, nawalan siya ng trabaho kasi part-timer yung nanay ko. Ibig sabihin, sa bahay-bahay siya nag-work. Kahit na ganun, at least, di ba, nagkaroon ng time yung mama ko magpahinga kasi nung time na walang COVID, 24/7, eh hindi naman 24/7, hanggang Saturday, minsan may Sunday sila. Maalis sila ng 5:30 ng madaling araw. Tapos, maswerte na lang kung makakapagpahinga yung nanay ko ng, or makaka-uwi siya ng mga alas 3 ng hapon, o kaya alas 4. Minsan, kailangan niyang dayain ng amo niya. Kasi, para makapagpahinga siya ng konti, yun yung positive na nadala sa amin ni COVID. Kasi nagkaroon siya ng time para magpahinga. Tapos tumaba siya ng konti. Nakapagluto siya. Nakapag-bandin siya sa amin. Sa mga bata, wow, ang hard ng buto. Ayun, yung tatay ko, continuous na work niya. Ganun pa rin. Pero at least, blessed pa din. Kasi may work. So, ibig sabihin, meron kami pangkain. Meron. Kasi, so, diba no work, no pay? Yung nanay ko. Kaya hirap kami ngayon sa pambayad ng bahay. Pati yung kapatid ko. Yung kapatid ko, nagtatrabaho siya sa isang restaurant. Nawalan sila ng trabaho. Nawalan siya ng trabaho. No work, no pay din siya. Kaya, although mahirap man, masakit man kasi wala kang pera, at least nagkaroon kami ng time. Lalo na sa kanya kasi simula 10:30 to 3:30 yung pasok niya. Doon na siya sa work na nagpapahinga. Tapos, babalik ulit siya ng 5 or 6 hanggang alas 12. Minsan, inaabot na sila ng madaling araw. So, ngayon, mahirap kami niya. Dito na ako napit ako sa bahay. So, ngayon, nagkaroon siya ng time na makasama kami. Nag-celebrate ako ng birthday ko, kasama ko yung pamilya ko. Wala yung in-laws ko kasi hindi nga pwedeng lumabas. Hindi sila pwedeng pumunta sa amin. But still, we're blessed kasi we're all safe. We are covered with blood of Jesus. Kaya, we're still thankful and blessed. Andito na ako sa bahay namin. Hirap. Kailangan alisin ko. Tapos. Init. Ciao! Ang init. Ito. Ayan. Wow. Kailangan ko nang alisin itong guanti at saka mask ko. So, mamaya na ulit, nagdi-disinfectant ako ng salamin, ng cellphone, saka ng mga ganit, nagugat pa ako. Bye-bye! See you later mga kablog-blogan!